Hi, Gretch! Hello, everybody! Sa lahat ng mga nanonood at syempre sa lahat ng press na kasama natin ngayong afternoon. Magandang hapon sa inyong lahat. Sana lahat kayo ay malusog at safe. I clearly remember, no, nung nakatanggap ako ng tawag from my management na in-offer nga nila si the broken marriage vow. Syempre, hindi ako makapaniwala. Kasi nung time na yon halos kakatapos ko palang panoorin yung Korean adaptation. Yes, and then, yes, and kakagaling ko lang din sa isang serye. So parang tumakbo lang sa isip ko na, ha? Bakit ako? Yung parang, syempre na nakaka-pressure na parang hindi ko alam kung paano ko siya gagawin, kung paano ko siya buuin. And alam ko nga na sobrang hit ng Korean series, so I really didn't know kung ano yung mararamdaman ko. Syempre talagang sobrang nagulat ako, na surprise ako na in-offer siya. And while we were taping naman sa Baguio, I think nandoon na lahat ng ano eh, nung pressure, nandun lahat ng sabihin natin ng kaba, diba? Because yeah, we have to live up also to the expectations of those people na nakapanood na nung mga naunang adaptation. And syempre nandun yung paano ba natin to ibahin. Pero siguro ngayon na nasa stage na tayo kung saan pinopromote na natin ng The Broken Marriage Vow, siguro na-let go ko na yung stress, na-let go ko na yung pressure, kumbaga, tapos na, kasi wala ka na magagawa, andun na yung buo na, canned na siya. So parang mas na-excite na lang ako na ipakita yung finished product na nagawa naming lahat. I would always say, Gretch, na ano eh, na when you see this series, hindi lang siya tungkol sa mga artista na gumanap, pero makikita mo yung puso ng bawat isang tao na nagbigay ng oras, ng panahon, ng talento nila para sa proyektong to. So doon ako excited kasi effort ng lahat ito. I am actually grateful, no, na hindi man ako doktor sa totoong buhay, pero kahit papaano na isa buhay ko yung isang pangarap na meron ako. So, thank you. Alam mo, siguro, if there's one thing na similar kami ni Doktora Jill is when we are put in a situation kung saan medyo difficult, siguro parang we try as much as possible to stay calm and collected. And, you know, parang maging logical as much as possible. Siguro, Jill and Jody is the same sa pagiging passionate sa mga bagay na gusto nila sa buhay nila or yung mga bagay na pinahahalagahan nila. Siguro, we are similar that way. You know what, kasi what happened to Doctora Jill is, kasi she has this picture, picture perfect life. Diba? Ang ganda ng trabaho niya, may mabait at matalino siyang anak, may mapagmahal siyang asawa. And dumating lahat yon, kumbaga gumuho lahat ng yon nung nalaman niya yung tungkol sa affair. Nagsuspect siya muna siya hanggang sa naging obsessed siya dun sa pag-alam kung totoo nga ba talaga tong affair na to. And she was, you know, parang able to do things out of that obsession of finding out. And naging obsessed siya sa ano, sa revenge. Kasi ang gusto lang naman niya maibalik yung dignidad na nawala sa kanya. Siguro maaaring posible. Kasi kapag napunta ka sa point ng betrayal, sometimes hindi ka na logical talaga mag-isip. You are just suddenly hijacked by your emotions. And when you are too emotional about something, you cannot think logically, di ba? And siguro out of yung hurt niya and yung pain niya, nakagawa siya ng mga bagay na sabihin natin na hindi mo iisipin na gagawin ng isang doktor na katulad niya. Sabihin na natin sa serye na ginawa namin is that our lives are moving in the direction of our decisions. So whether babae ka o lalaki ka, 'di ba? Parang kung ano yung mga decision na ginagawa mo sa buhay mo,
may direct effect yan sa'yo, sa asawa mo, sa pamilya mo, and it can even go as far sa friends and, you know, those people around you. So we have to be, you know, be wise in, you know, making choices and decisions sa mga life natin. And siguro isang natutunan ko kay Dr. Jill naman din na there is always life after, you know, a heartbreak. Yeah. Iba. Siguro masasabi ko kasi halos lahat na nangyayari kay Jill internal eh. Minsan may sasabihin siya, pero alam mo yun, yung words niya hindi yun yung exactly na nararamdaman niya. Parang sabi ko nga, minsan she would always speak in riddles. Ang hirap nung galit ka pero nakangiti ka. Pero dapat makikita mo na galit ka. Siguro yun yung mga pinagkakaiba ni Jill kay Maya, kay Amor, kay Marisa, at sa iba ko pang mga roles na nagampanan in the past. And also, I'm thankful, syempre, na yung mga roles na nabibigay din sa akin, kahit pa paano yung magkakaiba talaga sila. So, alam mo yung ang dami mong pwedeng gawin, ang dami mong pwedeng laruin. Betrayal is relational eh. And betrayal comes from those people na closest to you. Yung mga tao na hindi mo inakala na sasaktan ka at pinaniwala mo. Oo, nasasaktan ka. But, you know, after nun, we'll just have to give ourselves time to heal also. Jodes, alam mo, isa pang gustong-gusto ko dun sa, kasi nanood ako, dun sa mga fans na gustong makita yung mga behind the scenes, log on po sa YouTube at sa mga accounts ng ABS-CBN. Meron sila yung mga full look ng mga ginawa nyo, kung saan kayo nag-taping, yung wardrobe nyo, yung mga arte, eksena, blocking, lahat. Andun yung full access ng The Broken Marriage Vow. And I got to see, grabe yung colors ng mga suot nyo, Jodes. Parang alam ko, you featured Filipino designers dito sa ano natin, The Broken Marriage Vow also, the Philippine adaptation siya. Yung mga pagkaing Filipino rin ay hinighlight nyo, tama ba? Oo, kumbaga parang hindi lang siya basta serye na nanood ka na nagkwento ng story eh. Pero pinakita dito yung kultura natin. And I think yun din yung pagkakaiba niya dun sa mga naunang adaptations. Kumbaga sariling atin ito. Kung paano ang buhay buhay ng Pilipino. Diba kung paano tayo makisalamuha sa isa't isa, makisama sa isa't isa. Ano ba yung... Kasi bakit may pagkain? Kasi diba... Ang Pinoy mahilig laging magsalo-salo eh. Mahilig tayong kumain. Yung sa wardrobe naman, of course, syempre, tama yun eh, na we wanted to highlight local products. And kung mapapansin niyo, may ibang mga suot kami doon na colorful. Parang yes. Sobrang nag-add siya ng, ano, ng kulay doon sa bluish sky and green environment ng Baguio. Parang bigla kang may pop of color doon. And pag nakita mo siya sa kabuuan, ang ganda-ganda ng visual. Bagay na bagay siya doon sa lugar. Ka, pero fresh ka pa rin. Hindi yung nakakota, pero grabe, paus na pawis ka na. Ganon. So, saktong-sakto. You know what? As an actor, no, without going into too much details, of course, for some of the scenes, alam mo yung kahit papano may reference kay kung ano yung paggagamitan mo, or sometimes may mga scenes na alam mo yung very close to home na pwede mong magamit. But syempre, as an actor, parang for me, ang challenging doon is that when something is super close to home, parang I have a tendency to react as myself. But I am not as Jodi sa The Broken Marriage Vow. Parang I can just use that experience and then react the way Jill would react in a, you know, in a certain scenario or a certain situation. Sometimes naman, for the mga giggle na ganyan, before akong The Broken Marriage Vow, so nag-attend ako ng few sessions with my teacher, Angeli Bayani.
And then we tried this method called the Meissner technique. So, yun, nakatulong din siya. This didn't have to use parang personal experiences, but we use the things around you, your co-actor as stimulus, or kung ano yung mga ibabata sa yung linya, you just have to react to that. So, yun yung mga, sabihin natin, pinaghugutan ko for ano, for the giggle ni Dr. Jill for the broken marriage vow. My take is, it would really depend, you know, kasi if the infidelity was a result of a really bad decision, or talagang sabihin mong honest mistake, siguro pwede kong mabigyan ng another chance yung asawa ko. But if I see that this is a continuing toxic pattern and hindi na lang siya pagkakamali, pero talagang deliberately ginagawa niya, then I think I'll have to think of myself, I'll have to think of my child, and, you know, walk away from the relationship. There are directives about the characters na hindi mo na talaga pwedeng baguhin. Siguro the challenge for us as actors is how to put parang an interesting twist and add another layer to the character. Kumbaga, we watch these other adaptations. Yung sa the World of the Married, napanood ko siya, hindi dahil gagawin ko si The Broken Marriage Vow, pero it was for a character study sa isang serye na ginawa ko. But for this one naman, I was asked to watch Dr. Foster, yung original na version. So yun, parang kailangan mo lang tignan, hindi para kopyahin, pero para tignan kung paano mo pa mabibigyan ng ibang layer or ano pang pwede mong idagdag para mas makatulong dun sa character. And not only that, para mas maging sariling atin yung character na ginagampanan mo. Yung Korean adaptation, hindi ko siya napanood simula hanggang tapos. Kasi kailangan ko lang, I just had to watch parts of it. Kasi para nga siya sa isang character study. So hindi ko siya natapos. Nalaman ko lang yung kabuuan ng storya niya. Nung, syempre, nasa amin na yung script. And of course, I was asked also to see the British version. Ay, alam mo, sasabi ko na sobrang blessed ako na ang babait ng mga kasama ko, ng mga artista dito, na sobrang dali nilang katrabaho, na sobrang mapagbigay silang mga artista. Dahil doon, alam mo yung kahit papano, nababawasan yung kailangan mong trabahuhin. Kasi natutulungan ka na talaga nila. For mga sensitive scenes tulad nung batok, or yung scene kung saan nabugbog ni David si Jill, before kaming pumapasok sa mga ganong klaseng kabibigat at sabihin natin kahihirap na eksena, nandun naman yung ano eh, yung pag-uusap. Kumbaga, anong gagawin, na okay lang kung gawin mo to, okay lang kung ganyan. Parang we know naman eh, na kung nasaktan ka talaga, nasampal ka talaga, nahatak yung buhok mo, nasakal ka talaga ng totoo, hindi naman nila talaga ini-intend nasaktan ka. Pero it's because they were, you know, parang so into their characters na nangyayari yun. Kumbaga, hindi naniniwala ako na hindi sila mananakit for the sake of saktan ka nila. So, yun. I remember kasi, nung gagawin namin yung scene na yun, kasi pag may mga ganong kalalaking eksena, nakakakaba talaga eh. Kasi alam mo na, talagang pwede kang masaktan, kailangan magawa mo ng tama, kasi kung hindi, uulitin, di ba? So, doble sakit pa yon. So, I remember, alam ko, kinakabahan si Sue. Kasi ayaw niya talaga na mabatukan ako. Pero sabi ko sa kanya, sabi ko, Sue, it's okay. Sabi ko, sige, gawin mo. Pero sabi ko sa kanya, dito mo ko tatamaan sa mataas. Huwag dito sa ilan, baka mahimatay ako. Sensitive yung part na yan eh. Pero kung dito okay lang, sige, i-push mo, okay lang. Tapos nagawa naman namin sa awa ng Diyos in one take
yung scene na yun. And I would say na isa yun sa mga favorite na mga scenes ko sa series. Last na. Ang dami. Of course, may mga iconic scenes talaga na hindi pwedeng mawala. And I would say na isa yun dun sa mga dapat abangan. Kasi para makita din nila kung ano yung version natin, kung paano natin kung paano yung rendition natin ng scenes na yun. Ako sobrang excited ako sa halos lahat din talaga ng scenes with Z. Kasi, grabe, wala talaga akong masabi sa kanya. Ibang-ibang Z yung makikita nyo dito. Para sa akin, parang talagang binigay niya lahat dito sa project na to. Inaral niya talaga yung character, everything. And whenever I would see him, hindi ko nakikita si Zanjo Marulo. Nakikita ko si David Illustre. So, yun yung isa sa mga dapat talagang abangan siya. Pakiramdam. Paano ba? Masasabi ko lang talaga, I'm grateful. Just really grateful for yung mga blessings na ganyan. For, you know, of course, ABS-CBN. And, yeah, just so grateful for always giving me the opportunity to show more. Diba? To portray different characters. And it's always so good to be really doing something that you really love. Yun naman yung masasabi ko na parang nung time na ginagawa ko si Dr. Jill, kasi halos si Gio and si 3D magkaedad eh. Pareho sila ng parang high school na. Tapos alam mo yung parehas na rin ng alam mo yung mga pinagdadaanan in life. So parang for me, parang ang similar that way. And parang yun nga, parang kung ano yung mararamdaman siguro ni Dr. Jill is the same way na nararamdaman ko bilang nanay sa anak ko. It's just that maybe she would just react differently from me because we are two different people. At saka pareho, Jody, gamer si Z dyan, gamer din si Thirsty, diba? Diba? Sobrang same yun. Games. Sa social media. Kasi this is the third time na gumanap si Z dyan na anak ko. At syempre, nanay niya ako. Yung una sa Noah, then pangalawa, nag-cameo siya sa amin sa Ang Sayo Ay Akin. Siya si Jacob. And then, eto naman, siya si Gio. Tapos, so may nakita akong picture namin na yung role ko sa Noah plus siya, na baby pa siya, siguro. Oo. 7, 8 years old, 9, I don't know, parang ganun yung age siya nung time na yon. Tapos, yung kalahati ng photo is yung photo na namin ngayon. Tapos, nang tinitignan ko, parang bigla akong nasenti. Tapos, nilapitan ko siya. And then, sabi ko, nak, sabi ko, tignan mo to. Sabi ko, ang baby mo pa dito. Tapos, bigla na lang akong naiyak. Sabi ko, ba't ako naiiyak? Feeling ko, anak ko siya. At 3D, ikaw ba yan? Feeling parang ko, grabe, how time flies. Ang laki na ng anak ko. Ganon. Yeah. And aside from that, feeling ko, epekto rin yan ng lock-in nyo. The joke lang, ang layo nyo. Namit ka talaga si 3D, no? Ang layo nyo, you were in Baguio. It was a pretty long lock-in. Almost 2 months, no? And then halos Christmas na pinakalabas, diba? Tinapos nyo na talaga ng bongga-bongga para by now. Laya na kayo talaga. But Jodes, before we continue with the other questions, can I just ask, with the lock-in taping, no? This teleserye is a little, well, sa mga roles naman na ginaganapan mo, mabibigat din naman eh. Drama, heavy, crying. But would you say, comparing nung pre-pandemic times na nagtitaping ka na Monday, Wednesday, Friday, ikaw kunwari si Yaya Maya, tapos Tuesday, kunwari may kikita ka, Thursday, iba naman, may commercial shoots, ganyan in between, would you say yung tuloy-tuloy na ganito for a teleserye is more efficient for you as an actress dahil hindi ka nakakabitaw? Kumbaga, ikaw na si Doktora Jill for the time being that you're shooting it. So, may advantage ba yun or disadvantage for you?
Siguro ang only disadvantage, no, when we were well sa taping ngayon is that of course ang tagal naming nalalayo sa family namin. Pero I think character wise, 'di ba, mas nagiging efficient siya in a sense na kasi every day, kumbaga walang patid. Minsan nga matutulog ako. Ako natutulog ba ako bilang Jody? O natutulog ako bilang J? Parang ganun. Kasi araw-araw talaga. Sometimes we work four days a week straight and then we get one day off and then sometimes five naman, depende. So parang mas tuloy-tuloy. Alam mo yung wala kang chance bumitaw doon sa character. And nung time na umuwi na ako ng Manila, nung December 24, nakabalik ako ng Manila. Alam mo yung minsan kapag kanyari nakahiga ka, ang panaginip ko taping. Ang pakiramdam ko nasa Baguio pa rin ako. Nung dumating ako sa bahay ko, tinitignan ko na, shucks, nasa bahay na ako. Nung sinundo ako ng driver ko, na alimpungatan ako na, nasan tayo? Kasi ba't nakita ko expressway? Ang iniisip ko dapat, mapuno, alam mo yung Baguio pa rin yung feels. Tapos minsan kaya nakatulog akong ganyan. Magigising ako, anong sequence? Akala ko sa TV pa rin ako. Oo. Grabe no. How do I transition back to reality, to my family, di ba? Parang how do I reintegrate myself back, 'di ba? Kasi parang doon may sarili kaming mundo eh, nasa bubble kami, ang buhay namin, location taping, ganoon. Yeah. Kumbaga nakabuo kami ng routine namin sa pang-araw-araw. Tapos biglang one day uuwi ka na sa Manila, biglang ano nangyari? Taping, dapat taping. Ha, wala na palang taping. So ending, sa panaginip ko, taping. Ganon. You know, personally kasi parang, if it will only hurt more people, parang then, hindi siya maja-justify. Parang for me, if somebody has betrayed you, if somebody has hurt you, or you know, they lied to you, or did something not good to you, parang for me, the antidote is always forgiveness. Okay. Ayan, yung second question niya, nafe-feel mo ba na ano na favorite ka raw ng production after the multiple projects given to you? Favoritism! O hindi, grabe naman! Nagkasunod siguro na nagkasunod-sunod. Pero parang I think we're all treated naman fairly sa station. And yun. Ako din. Hindi. Oo. Lumipat or maaring ayaw muna magtrabaho, natatakot dahil may pandemic. So, may mga tao naman na willing mag-work. So, siguro nagkataon na ganun siya. Pero hindi dahil sa favoritism. De, tsaka talagang magaling ka, Jodes, kahit ano pang sabihin natin. Ang hirap naman ni Jodes, ang sariling bangko niya, di ba? Kaya nga siya award-winning actress na talagang deserve ni Jodes lahat ng kanyang mga nakukuhang projects. By the way, with also ang siguro ang naiisip ko kasi, siguro parang, di ba, parang an eye for an eye, a tooth for a tooth. Nasaktan mo ako, sasaktan kita. Ganito ginawa mo sa akin, I can do that better than you. Pero but at the end of the days, ang iniisip ko, will that be ano, parang beneficial or will it cause more harm than good? And I think para maibsan, ako, I'm just, this is just ano ha, my personal take on the matter, na para maibsan yung pain, you really have to forgive. I'm not saying that forgiveness is easy. It's a choice that you have to make every single day, even if you don't want to forgive. But if you're just going to wait for the time when you think you are ready to forgive, then I think that will never come. We will only justify na hindi pa ako ready, darating yung time. But then it's a decision that you have to make every single day. Na I will choose to forgive. And it's not because what the other person did to you is you know, parang
parang small lang or you're minimizing the other person's action, but it's really you trying to free yourself from that person's emotional hook na meron siya sa'yo. It's for your own peace. It's not for you. Even if you... Papatawarin, hindi man humihingi ng tawad, hindi mo naman siya papatawarin para sa kanya. Magpapatawad ka para sa'yo because you deserve peace. Mm-mm. May follow up. It was okay working with her. It's actually the first project na pinagsamahan namin ni Direk Connie. But I remember kasi parang back in 2003 or 2004 when we were doing Star Circle Quest, parang alam ko nag-shoot siya ng isang episode. Pero yun lang yun. And then ito talaga yung full length na napagsamahan namin. I would say na iba si Direk Connie in the sense na talagang pag meron siyang binigay sa'yo na eksena o gusto niya mangyari, talagang hihima-hima-hima-himayin niya yun. Iisa-isahin niya. Ultimo detalye. Anong gusto niyang makita? Anong emosyon ang gusto niyang maramdaman? So, ganun siya ka, how do you say that? Meticulosa? Mabusisi, yung mga very mabusisi, detailed. Mabusisi, pagdating sa mga scenes na ginagawa niya. Actually, with Dr. Jill's outfit kasi, it's more of, I would not say na hardcore Filipino fashion, na as in from head to toe. It's more of like, there is a balance eh. Of yung contemporary and of course yung mga local products na ipinasuot sa kanya. Pero ang maganda naman doon is because swak naman sa character talaga, swak doon sa tema ng serye, and swak din talaga doon sa visual. Mm-mm. Alam mo, hindi ako masyadong familiar talaga sa kung paano yung mga politically correct term doon sa mga outfit, but I love yung mga basta parang mga skirt siya eh, na mga parang knee length na mga skirt, and then may mga painting nung iba-iba mga sometimes figures, sometimes faces ng mga tao, ganyan. And then I remember wearing this parang polo na parang yung painting niya was like parang mukha ng tao na parang dalawa na hindi ko ma-explain, pero that polo was used for the scene na si Jill almost lost it. Alam mo yung parang feeling ko yung damit is umaayon din doon sa emosyon ng eksena. No, siguro nagbe-bring sila ng balance sa set kasi already yung script na bigat. Of course, there's, you know, a lot of tension going on sa set because we have to deliver, we have to finish certain number of sequences, mabibigat yung mga eksena. And yet, kunyari, pag nagsama-sama na kayo, alam mo yun, nandun sila sa parang switch off character, switch on the jolly mood, kwentuhan, nagpapatawa, ganun. So, I think talagang nagbigay din sila ng balance doon sa set na aming pinagtatrabahuhan. Ayan. And yung second question po ni Humility, ano pong magbibigay yung advice for women caught up in three-sided love affairs, being either the wife or the mistress? Like what I said kanina, no? Parang similar dun sa question na what if this happens to you? So tulad nung sinabi ko, if it's just really alam mo yung talaga nagkamali, alam mo, pwede mong patawarin. Pero kung nakikita mo na, ay, hindi magbabagong taong to at toxic behavior na siya, pattern na siya, then I think you have to reassess your choices. And for mistresses, no, it's really hard to judge it. Each person has their story. I'm not saying that what they're doing is, you know, right or justifiable. Pero I do hope, ito lang yung masasabi ko, na parang I do hope that you'll see your worth, that you are worthy enough na hindi itago, na hindi gawing kept woman, pero ipangalandakan sa mundo at pakasalan. Ay, ganda. Thank you for that wonderful answer, Ms.
Oh, Justin, may follow-up ka? Ayan, nabasa ko na po yung questions from the media. Thank you so much for sending your questions to our friends from the media po. Jodes, again, para dun sa mga gusto mauna sa gigil and makasama kayo dun sa special screening, again, we are inviting you to please tweet kung bakit ka gigil mapanood on The Broken Marriage Vow. Ang hashtag po doon ay TBMVGigilMe, and selected fans will get a chance na mapanood ang special screening with the cast and of course with Jodi. Mag-tweet na po tayo, mga kapamilya. Ayan, malapit na mapanood ang The Broken Marriage Vow, January 24. Jodes, sa lahat ng tumutok sa'yo sa karera mo, anong gusto mong message sabihin na talagang walang sawa ang suporta nila sa'yo? Never ending akong magpapasalamat at nagpapasalamat sa lahat ng tao na patuloy na sumusuporta sa akin at nanonood ng mga serye na pinagbibidahan ko. Thank you so much. And today, iniimbitahan ko kayong lahat na manood ng The Broken Marriage Vow. January 24 na. Andun pa rin ako. January 24 na po yan, 8:40 p.m. Mapapanood po sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, GPTV, A to Z, Channel 11, TV5, and TFC. At syempre, sa lahat-lahat na mga gustong mauna para magbidahan na napanood na nila ang first two episodes, makikita niyo po yan sa I Want TFC. So, 48 hours po yan advance before the TV airing na magsisimula po sa January 22, yung sa I Want TFC. Pero wag kayong magbigay ng spoiler, ah, para naman yung iba may chance. May chance na makanood ng tama. Makanood, George, o, nakatiwasay.